So good morning to everyone, and especially sa ating mga viewers, so again sa ating mga subscriber na walang sawang sumusuporta at nagbibigay ng konting time sa ating channel. So magandang umaga po sa inyong lahat, no? Sa ating mga kabakan at sa lahat ng ating viewers. Kumusta naman po yung umaga natin, no? Kumusta naman po yung mga buhay-buhay natin na well, quarantine, no? Kasi nga naghigpit na naman dahil nga sa badya ng virus lalo pang tumataas ang cases ng virus dito sa atin sa Pinas. So, doon man, kailangan natin ng iba yung pag-iingat nga. Yun nga sinasabi nila, no? Yung iba yung pag-iingat lagi kasi hindi natin masabi, no? Sa pagpasyal-pasyal, sa mga mall, sa mga pampasayerong mga jeep, kung saan ka man naglalakad na crowded na tao, maaari kang mahawa ng virus na ito. So ganun man mga kabakal at mga guys, tsaka sa mga viewers natin. So mag-ingat po tayo sa labas, no? Mas maganda na yung nag-iingat para sa ating kalusugan, para hindi po tayo magkasakit at mahawaan ng virus na to. Kasi nga marami nang binawian ng buhay dahil dito sa virus na to. So we have to be safety at maging aware. We have to be aware sa virus na to kasi hindi to biro-biro, no? So ganun man, siyempre dahil sa pag-gym din, i-apply din natin yung safetyness at dapat gawin, no? And then bago natin na umpisa ng ating vlog for today, unay na nating special shoutout natin sa mga sumusunod na mga supporters natin at mga walang sawang nanonood sa ating channel, no? So unay na natin, no? Special shoutout kay J. Paul Vlog, no? Shoutout sa iyo ng malupit. Thank you very much sa suporta. And then ganun din kay Bin Lord Kabuso, no? Si Bin Lord Kabuso is isang OFW, no? So kabayan, ingat ka dyan, keep safe, no? Maraming salamat sa OFW nating na supporters na yan. Mabait yan si Bin Lord Kabuso, lagi yang nanonood. Maraming salamat po, sir. And then kay Renz Due Gachawin Rayat. And then proceed tayo kay 25, no? Ludi Antonio. And then kay May TV. Okay? Then especially kay Elmer Artificio Late Tail, no? Ito isa pang OFW to na nasa bandang Middle East. Si Sam Ashley. Thank you very much, Sam. Kabayan, mag-ingat ka diyan sa Middle East kung saan ka man naka-assign diyan. And then kay proceed kay Gel Pines. Hello. And then kay Ami Coral. Hello po, Ami Coral. Shoutout po sa inyo. And then, Rich Channel, Jom's World of Art. Kay Doc June Channel, kumusta po? And then, kay Clyde Darwin TV. Sir Clyde, salamat po sa suporta at sa walang sawang tangkilik sa ating channel. And then, kay King of Gambling. Shoutout po na malupit sa inyo. And then, kay Ma'am DCJ Freeman. O yan, isang monetized na channel, no? Malaking channel yan si Ma'am DCJ Freeman. Sa abroad din to. So, big shout out po sa inyo, Ma'am. Keep safe po dyan sa lugar nyo. And then, Hope It TV Transformer. And then, kay Christian B. Shout out sa iyo, Christian B, na malupit. Thank you very much sa iyong suporta. At maraming salamat sa walang sawang panunod ng ating channel. And then, proceed kay G. Mika ba? O Mika. And then Juliet Dasico, Chad Vlog. And then kay Gracie Escobedo. And then kay Ma'am Sir June and Grace, no? Nasa yan sa bandang Middle East din. Sir Ma'am, Sir and Ma'am June and Grace. Shoutout po. Maraming salamat sa palansawang suporta at pagtangkilik sa ating channel. So keep safe po dyan sa abroad, sa lahat ng OFW na kabayan natin.
na nagtatrabaho sa ibang bansa. So mag-ingat po tayo lagi, no? Kahit na nasa trabaho po tayo is mag-wear po tayo ng face mask and then alcohol. And then minsan magdala rin tayo ng gloves para sa ating kalusugan at hindi tayo tamaan ng virus na to. And then special shout out pala, no? Big shout out pala sa Oxygen Gym, no? Sa Siglad Brother Team, no? So sinama ko ni idol natin Badang sa kanilang team. Shout out din kay Jel Caparas, no? Dito kabaryo natin. Kabayan ko yan si Jel Caparas na kasama na sa Team Siglat. At saka sa lahat ng Team Siglat na bumubuo dyan sa team nyo. Shout out dyan sa gym nyo. Dyan sa Oxygen. Oxygen Gym dyan sa Kuwait. And then bago ko makalimutan kay Captain Richard Bailon, no? Na kapitan dyan sa Oxygen Gym. Matagal na siyang bodybuilder. So, as in, professional talaga yan. Nag-compete yan. So ngayon, siya yung kapitan nila dyan sa Oxygen. Na kababayan din natin dito sa Araya. So, kumusta po kayo? Sir Richard Bailon, no? Hope na magkita po tayo ulit sa personal. So, ingat po dyan and keep safe. So, ayan, natapos na mga guys at mga kabakal yung ating shout out. And then ano pa next is yung tatalakayin natin for today sa vlog na ito is rules and regulation, no? Magkape muna tayo. Rules and regulation, no, sa loob ng gym, especially ito advice sa mga beginner. Ako, baguhan lang ako pero matagal na rin tayo nagbubuhat. So, I mean, yung dapat gawin na pamantayan, no? Rules and regulations sa loob ng gym. So, pag beginner ka ba, ano ba yung pumapasok sa isip mo, no? Pag beginner ka sa pagbubuhat o first time mong pagpasok sa gym or sa bodybuilding, ano ba ang dapat mong gawin, no? Siyempre, baguhan ka pa, hindi mo pa alam yung sa loob ng gym, yung patakaran, ano ba yung rules. Hindi naman porket baguhan ka, nagbuhat ka lang, ganun lang. Siyempre, ma-aware ka sa mga kasama mo sa loob ng gym. And lalo na ngayon na beginner ka kasi kailangan mong gawin to dahil gusto mo. So, sumabay pa sa pandemic, ano ba dapat yung isang attitude ng isang beginner, no, sa pag-gym. So ito, rules and regulation. Number 1, ibalik sa dating pwesto, no. So ganito 'yan mga kabakal, no? Pag first time ka, baguhan ka pa lang sa pagbubuhat, pumasok ka sa gym. Kung kinuha mo yung isang gamit and then natapos ka ng gumamit, maaari pakibalik natin doon sa dating pinagpunan natin ng pwesto para hindi pangit tingnan at hindi gulo-gulo yung posisyon ng mga dumbbell and barbell, di ba? Para pag may gagamit na next na susunod na magbuhat, edi kukunin niya doon sa pinagkuhanan natin. And then pangalawa, maghintay kung may gumagamit. So ito, isa rin to. So pag may gumagamit ng isang dumbbell, so gusto mo rin gamitin, so kindly please hintayin po natin, no, matapos yung gumagamit ng equipment na yon or kung dumbbell man yan. So we have to respect, no, each other sa loob ng gym. Kung beginners pa tayo, matuto tayo magkisama sa loob ng gym. Ayun, maghintay kung may gumagamit pa. And then pangatlo, yung patient, no. Siyempre, pag nagbubuhat tayo, kailangan may pasensya ka dyan. Kung beginner ka pa lang, hindi naman biglaan makukuha yung pinapangarap mong malaking katawan. So, you have to be patient, no? Maging patient ka sa lahat ng bagay, kasi lahat ng bagay sisimula sa maliit. So, patient, yun. And then, number 4, respect, no? Sabi, respect. So, respect. Kailangan natin to sa loob ng gym, mga kabakal at mga viewers, no?
kung may gumagamit ng isang equipment o kung ano man yung pinag-uusapan yung sa loob ng gym. Kasi minsan hindi natin maiwasan yung nagkukwentuhan, ganyan, nagbibidahan. So kung ano yung sinabi nung isa is kindly respect lang. Huwag mo nang pag may nagkwento eh, hindi ganun yun. Hindi, ganyan yan. Hindi, kasi pampalaki is ganito. Hindi, mali yan. Diba? Doon nag-uumpisa yung argument. So, kung may nasuggest man yung isang kabakal natin na kasama natin na gym sa loob ng gym, so, kindly respect lang. No? Doon nag-uumpisa yung ano, respeto. So, pare-parehas tayo ng aim. Pare-parehas tayo ng tina-target. Ang tina-target natin is yung magpalago ng ano, ng katawan. At sa bodybuilding is hindi lang pampakalaki ng katawan ang dapat ginagawa, kundi yung attitude, no? Unang-una yung attitude ng isang bodybuilder ang minomotivate sa loob ng gym. So proceed, next, discipline. So, kailangan natin ng discipline, no? Yun nga, discipline. Ano ba yung discipline? So, yung discipline, mga guys, mga kabakal, at mga viewers, at sa ating mga subscriber, discipline is always kailangan natin, no? Sa pag-gym at bilang isang bodybuilder. Kasi kung nag-gym ka, nagbubuhat ka, nagpapalago ka ng isang area ng iyong katawan, at tapos wala kang discipline. So, worthless lang. Parang useless ka nga. Kasi sa pag-gym, pagdating sa bodybuilding, you have to be disciplined, no? Maging disiplinary ka yung sa pagkain na lang. Kasi nag-gym ka, so dapat sa pagkain is may disiplina ka. Alam mo kumain, kaya mong kumain ng konti. And then, kahit konti yan, ano yan eh, yung rich in protein naman yan. So, yung discipline mo, syempre, dati kang kumakain ng madami, so, para makuha mo yung ini-aim mo na katawan, kailangan mo ng discipline. Discipline sa pagkain, discipline sa pagtulog, discipline sa sarili, and all, sa ating motivation, sa ating buong aspect ng ating ano, ng ating katawan. Okay? And then magpag-usap. 'Yun. Kailangan natin makipag-usap pag nasa loob tayo ng gym. Lalo na sa mga beginner na magbubuhat. Magpagkwentuhan tayo, especially kung hindi natin alam yung isang bagay, kung hindi natin alam kung paano gamitin yung isang equipment. Makipag-usap tayo sa mga nagji-gym at humingi tayo ng idea. Bigayin tayo ng idea para kuan. At least yung idea natin is nadadagdagan. And then magtanong. Magtanong tayo dun sa in charge na ano, owner, kundi man dun sa in charge na gym instructor. Number one tayo magtanong sa gym instructor. Then kung wala yung gym instructor, sa may-ari ng gym. Para maiwasan natin yung accident, no? Minsan may ano, yung failed na nangyayari. So magtanong muna tayo bago tayo gumalaw sa loob ng gym. So ayun, tanong nga sa instructor, done, tapos na. And then proceed tayo, ano bang mga dapat na dalhin at gawin para sa safetyness natin sa loob ng gym. So ito yung dapat nating dalhin, no, mga guys at mga kabakal. Para iwas na rin sa virus, no, na hindi tayo mahawaan at hindi tayo magkasakit, no, hindi tayo makakuha ng anumang bakterya o virus sa loob ng gym. Ito yung mga sumusunod. So number one, kailangan meron kang alcohol, no, bago ka pumasok sa gym, i-ready mo na yung alcohol para disinfectant kung ano man yung ano, may bakterya man dyan o may virus. And then, pangalawa, face mask. Huwag nyo kalimutan, mga kabakal, no? Sa mga bagong, ano, mga beginners sa gym na kagaya ko. Magdala po tayo ng face mask para hindi natin masagap yung
virus or bacteria. And then hand gloves, kung maaari ay dala tayo ng hand gloves, no? I mean yung hand gloves, no, kahit tela, hindi yung plastic, no, mga kabakal, yung typical na gloves ng nag-gym. And then shoes for safety, no, magsapatos po tayo saka magmedyas para iwas aksidente sa loob ng gym, no, para sa kaligtasan naman po natin to, itong sapatos. Kung mabagsakan man tayo ng heavy equipment, eh, hindi ganun ka grabe yung mangyari sa paa natin. Ayan, no? Shoes for safety. And then 1 meter distances, no? Mga kabakal at mga guys, at saka sa mga viewers natin, kung beginners pa kayo sa gym, kasi nga ngayon eh, nagbukas na yung mga gym at pinayagan na, pero dinagdagan ng rules and regulation para sa ano, sa pag-aware sa virus para mapigilan. Ayan, 1 meter distances. Kung maaari, habang nagpagkwentuhan tayo sa mga kasama nating gymmate, 1 meter distance or 1.5 para medyo malayo, at siguraduhin mo naka-face mask ka. And then towel, magdala ka ng towel. I'm sorry, magdala tayo ng towel, no? Kung wala man tayong towel, pwede na yung bimpo, yung face towel na maliit, para pagkatapos natin ginamit yung, halimbawa, yung bench, kung anong equipment man yung ginamit natin, pairan natin ng alcohol, and then yung punasan natin sa face towel o sa bimpo, o kaya kung tissue, yan, para ma-absorb yung dumi. Para pag may nicks na gagamit, okay, safety, at hindi ma-transfer yung virus or bacteria, kung anumang ano, dumi. So, yun. Yun ang mga dapat na dalhin at gawin para sa safety niya sa loob ng gym. Kape muna tayo, mga kabakal. So, yun lang yung ano, no? Yung mga rules and regulation, and then yung dapat na dalhin natin pag beginners ka pa lang sa pag-gym. Actually, kahit hindi ka beginners, kahit regular ka na nag-workout, you have to do these rules and regulation at dalhin, no? Dalhin tong mga bagay na safety ni, pag safety. Safety ni sa loob ng kwan. For example, alcohol, face mask, hand gloves, shoes for safety, no? And then last, shoes for safety, and then 1 meter distance na dapat natin gawin. And then, dala tayo ng towel para pampunas ng pawis, para pag-absorb ng ano, pawis, para napagbasa yung bench, mapunas. Kung wala man, bimpo o kaya tissue. So, ayan, sana may napulot po kayo na kwan, mga ethics sa pagpasok, no, sa gym, kasi ngayon na medyo nabago yung ano, rules and regulation sa loob ng gym. Hindi na siya ganun ka luwag, pero hindi rin ganun ka higpit, pero nandun pa rin yung kaligtasan at saka yung sa kalusugan, syempre. Kaya pinayagan magbukas yung mga gym ng government, kaya ayun, gawin lang yung mga following na ano, nararapat sa loob ng gym. So, yan yung vlog natin for today. I hope na nag-enjoy kayo at masiyahan sa ating ginawa sa vlog natin sa araw na to. Last day kasi pumunta lang ako sa gym, sa professional gym, sa e-power. So, bago ko makalimutan, na shoutout pala kay ano, kay Edward Lumbang sa kanyang buong family. Yan yung may-ari ng ano, siya yung owner ng e-power na pinaglalaruan natin, mga kabakal, na nakalocate yan sa ano, Arayat, Pampanga. So, sa likuran lang yun ng Pure Gold. Kung pwede kayo mag-inquire, punta lang po kayo sa e-power sa likuran ng Pure Gold na malapit sa munisipyo. Nasa ano lang yan, sa Town Proper, no, sa Arayat. So, bago ko makalimutan, ayun, nandiyan nga tayo last day, ayun, pinakita natin yung
basic workout, no? Tsaka yung mga bagong gamit. So from DIY na homemade workout, pinakita natin nga yung e-power yung mga gamit sa loob. And then kahit na no, nag-move na yung channel natin sa professional team, gagawa pa rin tayo ng mga DIY na homemade equipment at homemade workout para sa mga baguhan din na ano, nice na magpalago ng katawan kahit na sa bahay lang. So yun lang mga kabakal at sa ating mga viewers, and hope you enjoy our vlog for today, and keep safe po, no? Kahit saan po tayo is iingat po tayo, and then especially sa mga nandyan sa abroad, no, mga OFW na nagsasakripisyo, shoutout po sa inyo, Middle East, sa Amerika, sa Canada, sa Europa, kahit saan parte man ng bansa, parte ng ibang bansa. So mag-iingat po tayo, no? Hindi po tayo pwede magtiwala sa labas. So alam naman po natin yung kalaban natin eh, hindi natin nakikita. So ganun man, gabay din ni Lord na ingatan niyo tayo. At huwag po natin kalimutan na mag-pray everyday, no? So bago matulog, mag-pray po tayo. Ingin din po natin yung pag-iingat ni Lord sa araw-araw natin ginagawa at sa araw-araw natin trabaho. So, pasalamat din po tayo kay Lord sa lahat ng mga blessing na kanyang pinagkakaloob sa araw-araw. At number one, yung ano, yung pag-iingat niya sa ating buhay. Kasi ang buhay natin ay minsan lang na kabakal at mga subscriber, mga viewers natin, minsan lang ang buhay ng tao. So, kailangan natin pag-ingatan ito. Lagi natin ipag-pray kay Lord na lagi tayong ingatan sa araw-araw. So, yun lang ang vlog natin for today. And maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber, at walang sawang sumusuporta. Lalong-lalo na sa ating mga kabakal dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. So, yan lang guys ang ating vlog. Maraming salamat. And God bless po. God bless sa ating lahat.